Malupit na sikreto ng mga mayaman na baka hindi mo pa alam. Sa araw na ito, pag-usapan natin ang buhay ni Lance Gokongwei. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Super excited po ngayon sa araw na ito because we're going to do a video review na ginawa po ni Katun Ying. Itong video na ito, nagpapasalamat kay Katun Ying. And then later on, if you want to watch the full video, punta ka na lang sa YouTube channel niya. Okay, pero bago natin pag-usapan yan, yun nga. Nasabi mo na ba to sa sarili mo na, nako, hindi ko padadaanin sa hirap pang aking anak. Oo. Ako nasabi ko na 'yan nung galing tayo sa wala. Sinabi ko ayoko sana madanasan ng anak ko o madanas ng anak ko kung ano dinanas ko. Ito naman pang si itong i-interview ni Katun Ying po si Lance Gokongwei ay pangalawa po sa anim na magkakapatid. Oo, sa siya po ay ngayon nagpapatakbo ng karamihan ng mga negosyo ng naiwan na ni si John Gokongwei. Panuorin po natin ang diskarte ng bilyonaryo na si John Gokongwei sa pagpapalaki naman po ng kanilang anak. I came back from college. We started from the ranks. I started as a salesman sa URC. Dumadaan kami sa mga market stores, sa retail stores, nagbibenta kami ng jacket, Jill, products. So we really insisted that we learn the business from the bottom. Magkano nga ho yung unang paycheck ninyo? Lahat ng kaklase ko nag-aaral sa, galing kami sa UPenn, no? Lahat sila nagtatrabaho sa Wall Street. Dollars yung iniipo nila. Ako yung first jump ko, pagbalik ko, 2,000 pesos per month. I guess 1988 pa lang yan. So, 2,000 pesos. Medyo malaki na ang siya ngayon. Medyo malaki. So guys, makikita niyo po no, na sinabi nga niya na pag ano niya, pagka-graduate niya sa isang school, no, international school siya nag-aral sa ibang bansa, pagbalik niya dito, pinagtrabaho siya ng tatay niya. Oo, sa pinakamababa at ang sweldo ay 2,000. Parang kahit na siya po ang COO, ano ibig sabihin ng COO, hindi chief operating officer, siya po ay child of the owner, talagang doon po nag-umpisa. And I am a testament to this, in terms of testament in a sense, witness pala, not testament. Witness po ako when I was giving sessions po for Robina, yung parang Gokongwei mismo. Si Robina naman ang kapatid naman ni Mr. Lance Gokongwei. Siya yung nagpapatakbo ng mga yung department sa warehouse or if not naman sa hardware store nila. Nakita ko talaga yung humility ni Gokongwei kasi hindi ko nga napansin first time ko siya na meet at naka-ID pa siya. Akala ko nga, in fairness, nung first time ko, akala ko siya empleyado. Walang makeup, naka-ID, yun, nakikinig siya. Sobra talagang down to earth itong mga taong ito. And I do believe no, na the reason why ganito ang ginawa ni Mr. Gokongwei, John Gokongwei, is because gusto niyang patibayin ang kanilang anak. Diba? Kaya nga lumalaki po yung anak po natin sa panahon ngayon na number one, honestly, ang hirap utusan ng ating mga anak. Do you agree? Pag inutusan po natin, ang sagot po sa atin, wait. Oo, 2 days ka na nag-wait, wala pa rin nangyayari. Tapos, sa panahon ngayon, kung ano yung gusto nila, kailangan, minsan, talagang kailangan pagbigyan. Pag hindi mo pinagbigyan, magtatampo. Diba? Experience na ba yan? So, in other words, kahit na hindi mayaman, yung ating sitwasyon, lumalaki sa layaw. Kaya nga, sabi nga ni Mike Hanapol, laki sa layaw, Jeprox. Diba? Parang when you say Jeprox, parang hindi sila nahubog ba sa tamang panahon, sa tamang pagsubok. Kaya ang feeling po ng ating mga anak po ngayon ay, yun nga, mahihina. And this is what I've realized no, sa mga mayaman. It's the first generation that makes the million. It's the second generation that inherits the million. It's the third generation that loses the million. Kaya nga, importante po, kung gusto nyong tumibay ang inyong anak, siguro, gayahin din po natin kung ano yung ginagawa ng mga mayayaman, no, tulad ni Mr. Lance Gokongwei. Guys, yun nga, pagka nagiging successful ang isang tao, minsan hindi maiiwasan na dumadaan din sa matinding pagsubok, no? At may pagsubok po na pinagdaanan po ang pamilyang Gokongwei nung ika nga ma-abduct o makidnap si Robina Gokongwei.
At ito, ikukwento na po niya kung ano po nangyari at paano nila naayos itong matinding pagsubok na ito. Sa baba, no? Sa inyo pong limang kapatid na babae, isa po ang nalagay po sa mabigat na sitwasyon, si Rubina, no? Nung siya ay nakidnap, ilang taong ba kayo nun? Ako, nasa high school third year. Si Rubina, third year college, nasa UP siya. Apo. So, on the way to school, nakidnap siya. Apo. And she was, she and her, my cousin, were held for ransom for 1 week. Apo. Fortunately, she was rescued. And rescuer na niya si Pinglac. Si Pinglacson. So, we're very grateful to Senator Ping. Totoo bang inaalok nyo ng pabuya si Senator Ping Lacson nun? Yeah, we sabi namin kay Senator Ping and his boss at the time, I think General Olivas, how can we repay your, you know, we're very grateful you rescued my sister. Nothing for us, but if you want to help the police, we'll be very grateful. So my dad bought cars for the PNP at that time. Pag-negotiated, takot na takot siya, pero may nag-guide sa kanya na police, kasi yung police negotiator. Yeah, po. Sabi ng police negotiator sa kanya, pag tumawag yung kidnapper sa'yo, dapat calm ka lang. Umiiyakit sa'yo. So, tumawag yung kidnapper na, kung hindi mo ito ginawa, papatayin namin. Sige, patayin mo. Meron pa naman akong apat na anak na babae. Tapos binabahan niya po, sabi ng dad ko. Parang sabi ng police negotiator, Mr. John, medyo, sabi namin dapat tough ka, pero medyo too tough. Mamira. Grabe naman talaga, no? Yung tapang, eh, no? Ang hirap talaga, alam mo, pag nasa ganun kayong sitwasyon, mahirap, lalo na sa gitna kayo ng problema. Especially, syempre, talking about life, no? Buhay. Pero, yun nga, ang mabuti na lang, yun nga, parang to every problem, no? Kung may pinagdadaan ng rin kayo matinding pagsubok, kailangan tandaan po natin, to every problem, there's always a solution. Huwag kayo mawawalan talaga ng pag-asa. Kailangan manalig lang talaga tayo sa Panginoon, sa Diyos, na may isang Diyos na buhay na hindi tayo iiwanan at pababayaan. Diba? At tunay na mabuti talaga ang Diyos, nagpadala po ng isang tulong na sugo, oo, sa yun, pagkatao po ni Ping Lacson, at nang dahil po doon sila po ay natulungan at nailigtas si Robina Gokong Wei. So, kaya alam mo, grabe, no? Kung titignan po natin mga kaiponaryos, yung mga taong wala, may mga problema sa pera. Yung mga tao may pera naman, may problema naman sa mga ganitong klase mga problema. Kaya nga, hey, nako, nakakainis na, pero kailangan talaga pagdaanan minsan natin yung ganun. Ito yung mga pampatibay sa buhay. Pero meron pa silang pinag-usapan. Ito naman, may maganda namang tanong si Katon Ying, kung ano daw maipapayo sa mga nais magnegosyo. At syempre naman, lahat tayo, yung mga lalo nag-uumpisa, nako, kailangan yung pakinggan kung ano po ang idea ng isang Lance Gokong Wei. Baka makatulong po ito sa inyo. Sa makikita kong habits ng successful business people, lahat sila very focused. They're all very simple and hardworking. They're not flashy at all. No? Third is they're thinking very long term. No? Kayo ba ganyang mga bilyonaryo? Hindi kayo masyadong mahilig sa mga branded o mga magagarbong mga uluho na bagay? I guess natuto kami sa mom and dad ko. They're very simple in their needs, no? For me, no, yung most important sa akin is not maganda kotse or magandang jewelry or sinusot. It's more important. Yung pinakakulang ko is oras. Oras for family or personal time to do the things I enjoy doing. Like, you know, relax lang or manood lang ng Netflix o basta. Okay, so yun, makikita nyo po, no, may mga sinuggest po actually yung four words that I would like to focus, no, and give emphasis na makakatulong po sa atin, mga kaiponaryo. Number one, sinabi niya focus. Number two, simple. Number three, hardworking. Number four, long term. Number one is the word called focus.
When I say focus, kasi we live in a world na napakadami na pong distraction ngayon. Dati talaga, nung wala pang social media, wala pang internet, ang source of information lang natin, news, is radio, TV, and radio, TV, and print, newspaper lang po. So, dun lang po. Pero ngayon, ang source of information po natin ngayon, aside from the tri-media, syempre, yung sa internet, at when it comes to internet, ang dami pang mga platform, Facebook, social, Twitter, Instagram, lahat. So, ano na, across. Plus, huwag pa natin kalimutan yung mga marites. Yung mga nagkukwento-kwento pa. Di ba, pag may nakita, oh, ito, nakita mo ba to? Oh, di ba, grabe to. Well, yun nga, pero if you want to succeed in life, kung gusto nyo talaga maging successful in life, ako naniniwala ako sa sinasabi ni Lance, kailangan focus ka sa gusto mo sa buhay. Because what you focus on in life will grow. And what you neglect in life will not grow. Kung ang focus mo yung career mo, mag-grow ang career mo. Kung ang focus mo yung business mo, mag-grow ang business mo. Pag ang focus mo yung profession mo, mag-grow ang profession mo. Naniniwala ka ba? Kasi where you focus, that is where you invest your time. So, ang tanong sa'yo right now, ang challenge sa'yo, kung gusto mo talagang maging mayaman na katulad nila, no? O gusto natin maging katulad nila, saan ka nakafocus? In my personal case, nakafocus talaga ako in content creation to be able to help people, to challenge people, no, to, yun nga, to start something on their own, makaipon, makabudget, makapag-umpisa ng negosyo, di ba? So that's where number one is. Tanungin mo sarili mo, saan ka nakafocus? Number two, yung live in simplicity. Simple. Yun din napansin ko sa mga tunay na mga bilyonaryo. Again, sinabi kanina, hindi ka ba mahilig sa mga flashy clothes and everything? I don't think there's an issue kung bumili ka ng mga branded na clothes kung afford mo. Ang siguro magiging issue lang, pag hindi mo afford, inutang mo, or if not, binili mo para ipagyabang mo lang, I think that will be, yun nga, a problem. Pero for people who have made it, no, been there, done that, actually, para sa kanila, yun nga, very simple lang talaga. Na-meet ko na rin talaga personally si Mr. Henry C. Nabuhay pa siya. Si Mr. John Gokongwei, naabutan ko rin. Na-meet ko na rin siya nung ano. Makikita ko talaga, wala silang mamahaling relo, mga ano. Siguro, very simple lang po talaga. Kasi lalo na pag ikaw ay nanggaling po sa hirap, di ba? Pinapahalagahan mo lahat yung mga bagay na binibili mo. At I do understand. Ako, again, uulitin ko, walang masama kung gusto mo ng branded. Kung walang bumibili ng branded, magsasara yung mga kumpanya na yon. Pero para sa akin, I would rather also choose to live in simplicity rather than in duplicity. Kaya nga, yung kung mapapansin nyo, t-shirt ko parati itim. O itim or gray. O if not naman, yung sapatos ko, actually, iisa lang sapatos na sinusuot ko, pero bumili ako ng anim. Isang design, anim na piraso para paulit-ulit lang. Yun, number two. Number three, ang ano nila, hardworking. Sobrang ano talaga, isang characteristic trait talaga ng isang bilyonaryo talaga. They really work super hard. Oh, talagang focus yan talaga sa pagpapalago ng kanilang negosyo, at di sila napapagod, kahit natutulog yan, iniisip pa rin kung anong pwedeng gawin para improve ang negosyo. So kung hardworking ka, ang laki ng potential mo na para ikaw ay maging successful. Pero ito yung pang-apat na nakita ko na sinabi niya na kailangan nating i-improve bilang mga Pilipino. We have to think long term. That is one of the most important thing I do believe para tayo ay maging successful, thinking long term. When I say thinking long term, kadalasan po kasi sa atin, masyado tayong short term na mag-isip. When you say short term, yung YOLO mentality, you only live once. So, ang nangyayari niyan, pag sumweldo po tayo, bibili natin ang mga pangailangan natin, at kung may sobra po, kung may sobra tayong pera, ano pong normally ginagawa po natin, pinang-e-enjoy po natin. So, yun, pinanta-travel, pinambibili ng upgrade, di ba? Cellphone, laptop, di ba? Kain sa labas. Again, walang masama yun. Pero, habang yung mga, ito yung mga tinatawag na ano, short term, mauubos mo talaga, walang matitira sa'yo. Pero yung mga negosyanteng yan, ito yung isipin nyo. Paano sila mag-isip tungkol sa long term? Pag kumita sila, babayaran nila yung mga pangailangan nila. Food, clothing, shelter. Pagkatapos yung sobra, hindi nila ipanta-travel, hindi nila pang-upgrade, ininegosyo nila. Once na ninegosyo nila, kumita na sila sa perang pinang-negosyo nila, dun nila kinukuha ang pan-travel, pang-upgrade, pang-enjoy sa buhay. Kaya I think, no, these important lessons na nabanggit po
thinking long term versus short term, it's very important for you and me. Tanungin mo sarili mo ngayon, pag ikaw kumita ka ba, are you thinking on short term or are you thinking in long term? Inuubos mo na ba ngayon at wala natitira, o nagtitira ka para inegosyo mo at pag kumita ka sa negosyo, yun ang pinang-i-enjoy mo? It's something that you and I need to ponder, and please answer in the comment section kung nasaan ka. And finally, I would like to leave you with this, no, itong idea na ito before we watch again the video. Always remember the law of opposite. Ano tong the law of opposite? Ang ibig sabihin po niyan, the short-term effect is always the opposite of the long-term effect. If you play now, you pay later. If you pay now, you play later. If you save now, you retire later. If you enjoy now, you suffer later. Kaya nga nasulat ko yung Diary of a Pulubi, kung nabasa niyo na po yung Diary of a Pulubi na i-book na ito. Yun nga, it's always about yun, shopping now, Pulubi later, travel now, Pulubi later, kape-kape now, Pulubi later. Again, walang masama. Pag merong kang sobra, number 2, yung ginagamit mo pang enjoy, pang travel, pang kape ay galing sa pinagkakakitaan mong sa negosyo mo or sa investment mo. Pero kung sweldo ang gagamitin mo para pang enjoy, naku, walang matitira talaga. Ay grabe, ano masasabi nyo sa episode natin na ito? Hindi ba tayo tapos? Humirit pa tayo ng isa pang idea. Now, ito yung final na siguro pag-usapan po natin nung panahon po ng pandemic. Oo, lalo sa mga attention sa mga negosyante. Kung may existing business ka, I think you will really learn a lot, no, sa i-share po ni Lance. Kung anong diskarte na ginawa nila imbis na humina ang negosyo, lumaki pa ang negosyo nila nung pandemic. Able to succeed in many ways kasi first, medyo diversified yung business namin. Yeah, na we're medyo conservative kami na tao, hindi kami umutang na masyadong maraming pera. So, we had some businesses na kahit may pandemic are still steady. Mga food business, mga supermarket business, these are still steady. Tapos, second is we have good, very committed people na they still went to work, they still did everything they do to keep the business going. No? Tapos third, the reason we kept going is a lot of our businesses are essential to the country. No? Like, you have to keep supermarkets open, you have to keep pharmacies open because these are essential goods. Yeah, well, the airlines are essential to bring in COVID vaccines also. Yeah, well, yung usapan natin na ito, napansin yung balik ng balik nun sa airpat nyo, sa tatay nyo, kasi parang nakausap ko na rin yung tatay nyo habang kausap ko kayo. Yung sabi niya na kung ano yung kailangan ng tao, yun ang ninegosyo niya. No? Tama po ba yan? Correct. Sabi niya, when he was starting 50s, 60s, ano ba kailangan ng tao? Food, clothing, shelter. Mm-mm. So yung unang negosyo niya, food. Yun. URC, gumagawa ng coffee, katulad ng Blend 45 at that time. Mm-mm. Or first snacks, yung Jack and Jill. Tapos clothing. So dati nasa textile business kami. Yeah, yeah. Lytton Mills, Lobitex. Gumagawa ng maong. Tapos nagbebenta siya sa clothing sa department store. Then yung third is shelter. Gumawa siya ng hotel at that time. Pero ngayon, I guess iba na yung hinahanap ng tao. Hinahanap ng tao ngayon is more sophisticated, so that's, they want to travel, they want internet. Mm-hmm. So yung mga business namin, I guess, changed over time. Naging airline business, naging nag-telecoms kayo, di ba? We're shareholders in PLDT and Meralco, which of course offer vital services. Grabe naman talaga. Ang galing-galing. Ay, nako. Ito ha, ang dami natin pag-uusapan. Siguro ito yung last part na pag-uusapan natin, especially for mga business. Number 1, diversified. Number 2, essentials. Number 3, committed people. Okay, committed people. Pag-usapan muna natin diversification. Kaya nga, that's what I've been spousing ever since, no? Yung parang ini-encourage ko, never put your eggs in one basket. When you say never put your eggs in one basket, it doesn't only talk about investment. Yan, narinig mo na sa isang bilyonaryo. Ang ibig sabihin ng diversification, hindi lang po pwedeng iisa ang source ng ating income. Bakit po? Kasi pag iisa lang source of income natin, pagka yan ang minsan mismong source na wala, wala kang plan B, wala kang plan C, tapos siya. Imagine kung iisa lang ang malaking negosyo po ng mga Go Kong Wei noong nag-pandemic, tsak na malulugi sila, magsasara. Pero the good thing is, they have plan A, plan B, and plan C. So again, it's very important for us to really pick this up. Huwag nating pagdaanan lang tapos ipapabayaan natin. Lalo kung ikaw isang OFW. Malaki ang kita mo ngayon.
Pero iisipin po natin, just in case, pag natapos na yung term mo, ikaw ay isang seafarer, pag natapos na kontrata mo, ikaw ay factory worker sa abroad, pag natapos na kontrata mo, ano yung plan B mo? Ano yung plan C mo? Kaya habang ngayon, nagtatrabaho po kayo, kailangan mag-isip na kayo at may pinapalago at inuumpisa na kayong negosyo na pwede niyong pagkakakitaan aside from your original income. That's number one. Number two, kung makikita mo ang second na negosyo nila, essentials. Food, clothing, and shelter. Food, di ba? Kaya nga, kahit na nung pandemic, pasok pa rin yung ano nila, yung supermarket nila, di ba? Pagkain kasi. Clothing, di ba? In terms of clothing naman, may department store sila. O, tinamaan yung actually yung department store nung pandemic, pero meron pa rin silang shelter. Robinson's Land Corporation, part na rin ng ano yan. So, makikita nyo, nagbebenta rin po sila. So, kung makikita mo, kung magne-negosyo ka pala, hanapin mo ang pangangailangan ng market mo, na target market mo, at bigay mo. And yun nga. Kaya nga, kung tinatanong nyo, Chinky, anong magandang negosyo? I think, narinig na natin. Food, clothing, shelter. And when you talk about clothing, hindi lang po siya clothing sa damit ngayon, ha. Marami na rin pong clothing ngayon. Again, sinabi rin niya, ito yung third part, no? Na sinabi niya, yung change, nagbago na ang gusto ng target market. The only thing that is permanent in this world is what? Change. When you say clothing, ang makeup, clothing yan sa mukha. Oo, 'di ba? Kaya yung skincare napakalaki, makeup napakalaki. Ngayon, 'di ba? Ano pa yung ibang clothing? Ang pag-a-upgrade ng cellphone na mga gamit, clothing din 'yan. Jewelries, clothing din po 'yan, sinusuot din po 'yan. So, in other words, kung gusto niyo magnegosyo, pumasok po kayo sa ganitong klaseng negosyo. And pangatlo po, yung last but not the least, ngayon nakita ko talaga, sinabi niya na nagbago rin ang kanilang negosyo. Meron sila sa power, meron sila sa telco. Kung ano ang kailangan ulit ng market, dun tayo papasok. Grabe, ang dami na po natin na pag-usapan at marami pa po. One full hour po yung interview. I just cut only a few minutes. No, so if you want to watch again the full version, please go to Tune In Kay Tunying channel sa kanyang YouTube channel. Maraming salamat, Ka Tunying, para sa magandang interview na ito. And guys, I hope that you have learned something in this video. And please use this video as a reference, no. I-tag niyo to kung gusto mo mag-umpisa ng negosyo. Or pangalawa, ikaw ay nagpapatakbo ng negosyo at gusto mong palugon ng negosyo. Marami tayong mapupulot sa buhay ni Lance Kokongwei at sa kanyang tatay. Guys, kung meron kayo natutunan at nagustuhan dito, please feel free to comment in this comment section. At ito lang po, bago tayo magpatuloy, kung gusto nyo talagang matutong mag-business at di nyo alam kung paano talaga kayo mag-i-start, okay? We have a community already. Itong community na ito, yung Iponario Movement. Iponario Movement sa Facebook, Iponario Movement. Puntahan nyo lang yung channel na yan. And then please, subscribe there. Marami kayong matutunan, marami tayong mga kaiponaryo there na nagbabago ang buhay, nakakaipon, nagnenegosyo at gumaganda ang buhay. So if you want to be part of it, just join the Iponaryo. Maraming salamat po. Sana naman na-encourage kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.